Inabot ni Philip ang papeles habang umiinom ako ng tubig. Katatapos lang ng photoshoot para sa isang women's magazine. Kinuha ko ang papel. Napaawang ang labi ko nang mabasa ang nilalaman ng papel. Gulat akong napatingin kay Philip na nakangiti. Pinaypay ko ang kamay ko sa aking muka at nagpatuloy na basahin ang nakasulat sa imbitasyon. Totoo ba to, Philip? Iniimbitahan ako sa California para sa fashion show ng isang sikat na brand ng bag? Masayang naluluha kong tanong. Marahang tumango si Philip kaya mas mabilis kong naipaypay ang kamay sa mukha ko. Oh my God! Hindi naman to panaginip, di ba, Philip? Tanong ko habang niyuyog-yog ang kanyang braso. Hindi to panaginip, Marim. And still, I want to know your decision. Anya ni Philip, kaya natawa ko. Sikat na brandang bag to sa buong mundo, Philip. Sino naman ako para tumanggi, di ba? Tanong ko. Kaya siya'y natawa. Of course, makakasama mo ako. I'm your manager, Marim. Napangiti ako at tinitigan siya. Thank you, Philip. Napanguso ito. For you, Marim. You really did your best para maabot ito. So deserve mo to. Anya ni Philip. Kaya naisip ko agad si Ryu. Total ay magbabakasyon naman na, kaya pwede ko silang isama nila ate. Mag-iisang linggo na akong hindi umuwi ng kondo. Kaya naman atat akong umuwi para i-impake ang mga gamit ko. Nagkakachat naman kami ni Mika at naiintindihan niya naman ang sitwasyon ko. Malamang ay masaya silang tatlo. Mas mabuti na din na tinanggap ko ang offer sa California. Nang sa ganon ay makapag-travel abroad naman. At magandang oportunidad din yun kung sakaling magkaroon ako ng project doon. Mas mabuting doon na kami manunuluyan ni Ryu. Pipindutin ko na sana ang elevator nang may nauna nang pumindot pabukas nun. Pumuntig ang puso ko nang mabilis nang sabay kaming pumasok ni Ace ng elevator. Hindi na ako nag-abala pang pindutin ng floor na pupuntahan ko dahil doon din naman siya papunta kay Lamika. Magkaharap lang ang kondo namin. Wala akong balak makipag-usap at mukhang ganun din naman siya. Kaya mas pinili ko na lang manahimik. Pero mas minamalas kami pag nagdidikit. Napahawak ako sa magkabila ang sulok ng elevator nang biglang yumanig ang sahig at mamatay ang ilaw. Ngunit mabilis din na bumalik. Napapikit ako dahil sa takot. Walang katinag-tinag ang lalaking nasa harapan kong diretsyong nakatayo. Huwag ka nang umasa na may pakialam pa siya sa iyo gaya noon, Marim. Dahil wala. Mabilis na nakaakyat ang elevator at bumukas ang pinto. Nauna siyang bumaba at naglakad palayo na para bang hindi kami magkakilala. Which is tama. Iyon naman ang dapat dahil hamak na ex na lamang ako at wala nang karapatang pumapel pa lalo na't kaibigan ko pa ang karelasyon niya. Mabilis kong inimpake ang mga gamit ko para mabilis ding makaalis. Tatawagan ko na lang si Mika kapag nakaalis na ako ng bansa. Baka makasabay ko din siya sa flight. Isang bagahe lang sana ang dadalhin ko. Ang kaso ay gusto ko din namang gumala kasama si Ryu. Kaya mas mabuting magdala ako ng sobra dahil susulitin ko ang araw na magkasama kaming dalawa. Tinawagan ko si Philip para matulungan niya akong magbabaan ng mga bagahe. Hanggang ngayon kasi wala pa ang kotse ko. Kaya naman magpapatid na lang kami kila ate habang inaayos ang mga dokumento namin para sa pag-alis. May kumatok sa pinto, kaya naman pinagbuksan ko ito. Napangiti ako nang makita ko si Philip sa pinto. Ang bilis niya kasing makarating, akala mo ay hindi busy na tao. Inalok ko ito nang may inom, pero tumanggi ito. Kaya lumabas na kami ng kondo nang magkasunod. Saglit na tumigil ang mundo ko nang makita ko si Ace na nakasandal sa labas ng kondo ni Lamika. Nakapamulsa ang dalawa niyang kamay at pailalim na napatingin sa akin. Sa amin. Tumama ang pares ng mga mata niya sa mga bagahing bitbit ni Philip at bitbit ko. Ngumiti si Philip kay Ace pero hindi ito nag-response. Alam ni Philip na boyfriend ni Mika si Ace. Naulang maglakad si Philip papasok ng elevator. Habang nakasunod lang ako. Nang pumasok ako, ay nahagip ng paningin ko si Ace na nananatiling nakatayo sa labas ng unit at nakatingin sa akin. Tahimik lang ako buong biyahe at pinilit na makatulog hanggang sa makarating kila ate. Pinili ko ding sumaya kasama ang pamilya ko. Dumating ang araw ng flight. Hindi sana ako magpapaalam kay Mika, pero mukhang alam niya na. Hindi ko alam kung sinong may sabi, pero kasama niya si Ace na tahimik lang sa tabi. Madaya! Bakit hindi ka nagpapaalam na aalis ka pala? Nagtatampong sabi ni Mika, kaya natawa ko. Sorry na, naging abala kasi ako eh. Tsaka inaasahan ko namang makakasabay kita sa aeroplano na magbibigay sa akin ng pagkain at magiging alila ako during flight. Ay, hindi pala. Biro ko, kaya natawa rin ito. Nakangisi niyang tinignan si Philip na napakamot lamang sa batok dahil sa mapangasar na tingin ni Mika. Naku ah, baka naman may relasyon na kayo nitong manager mo. At balak niyong mag-live-in sa ibang bansa para iwas issue.
Tanong ni Mika. Kaya nakamot ko ang noo ko. Hindi no. Ano ka ba? Magkaibigan lang kami ni Philip at manager ko siya, Mika. Sagot ko. Weh, huwag kang uuwing buntis ha. Karir muna bago pamilya. Ikaw, Philip ha? Hmm? Panidilat niya lang mata kay Philip. Of course. Gaya nga ng sabi ni Marem, magkaibigan lang kami at manager niya ako. Sagot ni Philip, kaya napangiti ako at tumango. Tara na, malilit na tayo sa flight. Napatingin kami kay ate na kakarating lang, hawak-hawak ang kamay ni Ryu. Hello po, Daddy Ace. Bati ni Ryu, kaya napako ang tingin ni ate kay Ace. Akma siyang magsasalita nang hawakan ko siya sa kamay para pigilan. Ito ang pangalawang beses na nagkita sina Ace at ate. At alam ni ate ang buong kwento. Maliban sa naging magkarelasyon sina Ace at Mika. Tara na nga, Marem. Masungit na sabi nito. Kaya humalik na ako sa pisngi ni Mika at nagpaalam. Bye, Ryu! Mag-aantay ako. Paalam ni Briggs na nginitian lamang ng anak ko. Kinuha ni Philip ang mga bitbit ko, kaya ibinigay ko na lang. Mika at Ace, sana ay maging masaya kayo sa isa't isa. Ace point of view. Buong meeting akong tahimik at walang gana. Apektado ang trabaho ko sa kakaibang pakiramdam na ito. Tipong wala akong gana sa lahat. Marami akong scared na kinansel ko dahil lang sa wala akong ganang makipag-usap. Ang gusto ko lang ngayon ay matulog o mapag-isa. Maghapon at hanggang sa dumilim akong nagkulong sa office ko habang nagiinom. Tinignan ko ang ilang bote ng alak na nauubos ko sa loob ng maghapon. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ako tinatamaan. Ano bang klaseng alak to? Galing pa sa ibang bansa ito at mamahalin. Pero walang kwenta. Kinatok ng sekretary ko ang pinto. Ang pagkakatanda ko, nung tanghali ko pa siya pinauwi. Pero ito siya, at panglimang katok na. Gusto ko siyang tanggalin, pero paano ko tatanggalin si tabawang kapatid ko? Look, would you please leave me alone? Madiin kong sabi. Pinihit niya ang siradura ng pinto at tinignan ang kabuuan ng office ko. Malinis naman ang office ko. Napatingin siya sa picture frame na nasa ibabaw ng table ko at sa bawat sulok ng office. Alam ko kung anong tinitignan niya. Umupo siya sa gilid ng table ko at nagsalin ng alak sa shot glass. Silimsim niya ang alak bago nagsalita. Kapag nakapunta ang girlfriend mo dito, hindi siya matutuwang hanggang ngayon nakadisplay pa rin ang picture niyo ng ex-wife mo. Naiusal niya. Kaya sinandal ko ang likod sa backlid ng inuupuan ko. Umayos ka nga. Hindi ko kailangan ng opinion mo. Ipinikit ko ang mga mata. You know what? Simula nang bumalik tayo ng Pinas, nagkaganyan ka na. Dagdag niya. What do you mean nagkaganyan? Ito pa din naman ako. Sagot ko. Nakita na kayo? Tanong niya. Mas matanda ako kay Luke ng ilang taon. Fresh graduate pa lang ito at totoy pa. Pero matalino siyang bata, kaya siyang ginawa kong sekretary. Tumango lamang ako sa tanong niya, kaya ilang minutong namayani ang katahimikan. How is she? Tanong niya. She grew and blooms without me. And she's happy right now. Walang gana kong naisagot. Nagkaanak ako sa kanya. Mabigat na hininga ang pinakawalan ko. Wait, what? So you mean may pamangkin na ako? Tanong niya. Kaya mapait akong natawa. You sounds bitter. Pinagkakait ba sa'yo? Ganun talaga. Natatanggalan ka na ng karapatan. Sabi niya. Buti sana kung tinanggalan niya lang ako ng karapatang magpakaama sa anak namin. Okay lang kung hindi ko mayakap at mahawakan yung anak ko. Matatanggap ko pa sana. Nanginginig ang kamay kong dinampot ang alak sa mesa at sinimsim. Ang mahalaga, nakikita ko siya. Nakikita ko kung paano siya lumaki at masayang bata. Dagdag ko. Patay na siya. Naitukod ko ang kamao ko sa mga mata ko nang tahimik na pumatakang luha ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap. May galit at pangungulila sa puso ko. Hindi na nakaimik si Luke sa sinabi ko. Nadinig ko ang malalim niyang paghinga. Kita mo na? Kung gaano siya ka-selfish at ka-cruel. Mainis kong sabi at pilit pinipigilan na pumatakang luha ko. Iniwan niya ako. Dahil sa mababaw na rason, pagod na siya. Kung sinabi niya lang sana sa akin ng maaga yung tungkol sa pinagbubuntis niya, edi sana. Hindi ko na maituloy. Mahal mo pa? Naitanong niya. No way! Mabilis kong naisagot. Kabaligtaran yung sagot mo. Mahal mo pa. Pagpupumilit ni Luke. Tell Uncle Simon
na ako na munang magpapatakbo ng company sa California at bumalik siya rito. Samahan mo siya habang wala ako, maliwanag. Kinuha ko ang coat kong nakasabit at inayos ang sarili. Ba't bigla-bigla yung desisyon mo? Tanong niya at tumayo na rin upang sundan ako. Maybe she had a reason, Ace. Dagdag niya kaya napahinto ako. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya ako binibigyan ng paliwanag tungkol sa nakaraan namin. Puro na lang siya, Mika, Mika. Napakaano niya. Dumiretso ako sa parking. Paalis pa lamang ako nang mag-vibrate ang cellphone ko na maghapong nasa loob ng kotse. Maraming miss call doon si Mika. Yes, hello? Naisagot ko. Daddy, kailan ka po pupunta rito? Kagabi ka pa kasi hindi dumadalaw. Malungkot na tanong ni Briggs. Naaalala ko talaga sa kanya si Gray, ang anak kong kaedad niya na sana. Nakakalungkot po kasi, at mas malungkot dahil wala si Ryu. Dagdag niya. Speaking of Ryu, may kung anong kurot sa puso ko na hindi ko man lang nasagot nang tawagin niya akong daddy bago umalis. Sa tuwing nakikita ko ang batang yun, ay nakikita ko si Marim. Ganun kasi ang itsura niya ng bata pa to. Daddy, nandyan ka pa po ba? Tanong ni Briggs. On the way, big boy. Naisagot ko bago ibaba ang tawag. Ilang minuto lang ang tinagal ng biyahe papunta sa kondo ni Mika. Pero pagdating ko doon ay inaantok na si Briggs kaya pinakit na siya ni Mika sa kwarto. Kumain ka na? Amay ala ka, love. Nag-aala lang sabi ni Mika. Pininit kong umiti sa kanya. Bukas na lang siguro. Aalis din ako dahil pagod at inaantok ako. Paalam ko. Pero hinawakan niya ako sa braso. Dito ka na magstay. Doon ka na sa kwarto ko matulog. Nakanguso niyang sabi, hawak ang kamay ko. These past few days, feel ko wala ka ng gana sa akin. Pero naiintindihan ko naman na pagod ka lang. Kaya please, pagbigyan mo na ako. Masumina niya na sabi sa akin. Sige. Naisagot ko. Kaya sabay kaming pumasok ng kwarto. Hindi ko na nagawang magpalit ng damit kahit na may extra ako sa kanyang cabinet. Hindi ako makatulog, love. Nahawakan ko ang kamay ni Mika na nakapatong sa aking dibdib. Ano bang ginagawa niya? Humikab ako para ipakitang inaantok na ako. Naramdaman kong gumalaw siya para halikan ako. Napakakulit. Mika, please, pagod ako. Tumagilid ako at tumaligod sa kanya, ngunit hinimas niya pa rin ang dibdib ko. Sasalas na muna nga ako matutulog. Paalam ko at kinuha ang unan. Napaupo din siya sa kama. Ilang beses na tayo nagtatabi sa kama. Mula pa nung nasa Canada tayo. Pero hanggang ngayon parang wala ka pa rin balak. May problema ba, Ace? May inis sa kanyang tingin. Mika, tawag ko sa kanya. Pero napaiwas siya ng tingin. Nirespeto, may anak na ako, Ace. 2023 na para isipin pa yung pangamba mo. Inis niya ang sagot. Mahal mo ba talaga ako, Ace? O mahal mo pa din ang ex-wife mo? Madiin niyang tanong. Hindi pa man ako nakakasagot. Kasi ako, Ace. Mahal kita. Nanginginid ang mga luha sa kanyang mga mata. Naikuyom ko ang kamuo ko sa isipin. Kaya ayaw na ni Marim bumalik sa akin ay dahil sa kaibigan niya. Mas lalo na akong mabubuntis ko pa to. I'm sorry, Mika. Naisagot ko at binitawan ng ulan upang lisanin ang kanyang kondo. Kung may nararamdaman man ako kay Mika, hindi yun sapat para may mangyari sa aming dalawa. Marem's point of view. Pagkalapag ng aeroplano sa California, ay may inayos pa si Philip para sa gaganaping fashion show bukas. Mga susuotin ko at gagamitin ko para bukas. Siguradong magkakaroon ng event pagkayari ng show. Pansamantalang tumuloy kami sa luxury hotel na pagmamay-ari ng family ni Philip. Maganda sa hotel na ito at nag-e-enjoy si na ate at Ryu. Baka pagkatapos ng trabaho pa kami makagala. Sa bahay ni Philip dito sa California siya tumutuloy. Kaya pumupunta lamang siya dito sa kondo para bumisita. Ang bongga, di ba? Kahit sa ang bansa ay may bahay si Philip. Nabanggit pala ni Philip na may guest na dadalo sa fashion show bukas na galing sa magkakaibang bansa. Kaya inaasahan kong may kalahing Pinoy na dadalo bukas. Mas lalong makikilala ang pangalan ko sa Pinas pagkayari nito. Nakakakaba pero excited na ako para bukas. At hindi lang excited, kundi masaya rin. Simpleng kasuotan lamang ang sinuot ko dahil lalabas kami ni Philip para mamili ng stock ng pagkain sa kondo. Feel ko lang ay tatagal kami rito, kaya ayon. Maya-maya pa, ay narinig ko ang pagtunog ng doorbell na nangangahulugan lang na nasa labas na si Philip at nag-aantay. Ate,
Ikaw na munang bahala kay Ryu ah, dahil mag-grocery lang kami sa baba ni Philip. Paalam ko. Pero humawak sa kamay ko si Ryu habang nakaangat ang tingin. No, Ryu. Dito ka lang kay Mommy. Inunahan ko na siya. Nakangiting pumasok si Philip nang pagbuksan siya ni ate ng pinto. Pero Tita Mommy, gusto ko pong sumama, please. Pagmamakaawa nito. Ryu, huwag matigas ang ulo. Sandali lang sila kaya maiwan na tayo dito. Anya ni ate. Pero umiling ito at nangingilid ang mga mata. Mommy! Nagmamaktol niyang sabi habang nakatingin sa akin. Kaya naman napatingin ako kay ate at nagkibit balikat na lamang ito bilang pagtugon. Isama na natin ang cute mong pamangkin para makagala na din siya marim. Suwestyo ni Philip kaya umiti nang malapad sa kanya ang bata at napakindat naman si Philip. O sige, tara na. Huwag kang malikot sa grocery ah. Makikinig ka sa akin. Paalala ko at hawak kami-kaming lumabas ng kondo. Masayang nagdadaldalan sina Philip at Ryu habang naglalakad kami sa hallway ng hotel. Mukhang close naman agad sila kahit ngayon pa lang sila nagkasama. Sinong ama ng bata, Maren? Biglang tanong ni Philip, kaya napaawang ang labi kong nakatingin sa kanya. Wala bang asawa ang ate mo? Ah, sorry sa personal na tanong ah. Nakamot niya ang batok dahil sa iya. Ang akala ko ay ako ang tinatanong niya. Wala. Hindi ko kilala kung sino ang ama ni Ryu. Naisagot ko. Huminto kami sa tapat ng elevator at minindot ni Philip ang button para bumukas ang pinto. Nauna akong sumakay kasunod si Philip. Pasara na ang pinto ng elevator nang may kamay na humarang. Bumukas muli ang pinto at pumasok ang lalaking na ka-all black suot ang itim na sombrero. Hindi ko alam pero nag-iba ang pakiramdam ko habang pababa ang elevator. May gusto ka ba sa tita mami ko? Biglang tanong ni Ryu. Kaya pinisil ko ng konti ang kanyang kamay. Ryu? Tawag ko sa kanya. Kaya natawa si Philip. Yes, I like your tita mommy. Diretsyong sagot ni Philip. Kaya natakip ni Ryu ang palad sa bibig at natawa na parang kinikilig. Tumikim ang lalaking nasa unahan namin. Kaya umangat ang tingin ko sa kanya. Malapad ang kanyang likod at mataas na lalaki at maputi. Hinila ko si Ryu ng mahina dahil sinisilip niya yung lalaking nasa harapan namin. Tita mommy, I think he's familiar to me. Bulong niya sa akin, pero dinig naman. Hi, Sir Ryu. Hindi ko na siya sinagot dahil ayoko na humaba pa ang pagtatanong niya. Nakababa na ang elevator, kaya nauna nang buhaba ang lalaki, kasunod kami. Pagod ka na ba, baby? Gusto mo akong malga kay tito? Tanong ni Philip kay Ryu, na agad naman itong sinang-ayunan. Ang kaso po, mabigat ako. Tell me kung pagod ka na, okay? Tanong ni Ryu. Come to tito. Inilahad ni Philip ang braso sa bata at kinarga si Ryu. You know what? I bet you're for tita mommy. Natatawang sabi ni Ryu. Kaya kinurot ko siya sa tagiliran ng mahina at pumalag dahilan para mahirapan si Philip sa pagbubuhat sa kanya. Ryu, huwag kang makulit dyan. Pagsasaway ko. Sumakay kami sa kotse ni Philip na nakaparada sa harap ng hotel. Nagdrive ito papunta sa pinakamalapit na grocery at agad naman kaming nakarating doon. 6 years old na si Ryu. Pero ito siya at nakasakay sa pushcart na si Philip ang nagtutulak. Napangiti ako nang makita ko kung gaano kasaya ang anak ko. What if si Ace ang kasama namin ngayon? Ang totoo niyang ama. Marahil ay mas magiging masaya pa siya. Pero ang totoo niyang ama ay may pamilya nang inuuwian. Magkakaiba naman tayo ng pananaw sa buhay eh. Ayoko na kasing malaman pa ni Ace ang tungkol kay Ryu. Dahil ayoko naman magkaroon kami ng ugnayan para sa bata. I know Ace. Ayaw niya ng broken family. Baka pilitin niya ako makipagbalikan sa kanya para sa anak namin. Pero kasi magkaiba na ngayon. Tama na ang nakaraan at ayoko nang balikan pa. Napatingin ako sa paligid nang makaramdam ako ng kakaiba. Something na para bang may nakatingin. Kanina ko pa kasi yung napapansin eh. O baka guni-guni ko lang. Nanindig ang balahibo ko dahil sa kakaibang takot. What if may masamang tao na nagbabalak na gawan kami ng masama, lalo't wala kami sa sarili naming bansa? Mabilis na hinatak ni Philip ang bewang ko nang muntik na akong mabangga ng pushcart na puno ng laman ng pinamili at mga boxes. Nakaramdam ako ng hilo dahil may jet lag pa ako. Ayos ka lang ba? Tanong ni Philip nang mapansin nito ang paghawak ko sa noo. Pwede bang bukas na tayo mag-grocery? Sumama kasi ang pakiramdam ko eh. Umorder na lang tayo ng food sa restaurant para i-take out. Tanong ko. Sure, Maren. Let's go. Hinawakan niya ako sa siko para alalayan habang naglalakad pabalik.
Nagising ako nang may humaplos sa mukha ko. Madilim ang kwarto ng hotel at tanging sinag lamang ng liwanag sa veranda ng hotel ang naaaninag ko. Hinahangin ang nakabukas na bintana. Pero sure akong isinira ko yon kanina bago ako matulog. Nakalimutan ko ba? Tumayo ako upang isara ang bintana. Pero napansin kong merong katabing kwarto ang hotel at magkalapit lang ang veranda namin. Pero 30th floor ito at napakadelikado sa tao ang tumawid papunta rito. Isang maling apak lang ay magiging cornwith ka sa ibaba. At sino namang matinong tao ang sasampas sa veranda para pumunta sa kabilang hotel room? Niyakap ko ang sarili nang humangin ng malakas. Simpleng puting silk satin lang ang suot ko at malamig ang klima ngayon sa California. Pumasok na ako at sinarado ang salamin na pinto ng veranda. Bukas na ang fashion show at kailangan kong i-relax ang sarili ko. Sana maging maayos ang pagrampa ko sa entablado dahil international ata ang fashion show nito. Ayokong mapahiya. Pinikit ko na ang mga mata ko pero hindi ako makatulog. Napahawak ako sa pisngi ko dahil sa pakiramdam ko ay may nakadampi doon. Naalala ko ang mukha ni Ace. Hanggang dito ba naman sa ibang bansa, Ace? Sinusundan ako ng masamang alaala ng pagmumukha mo. Paawad ka naman. Maaga akong nagising kinaumagahan. Excited ako at kinakabahan. Nagpapunta si Philip ng makeup artist sa hotel at inihanda ang susuotin ko para sa show na idinesign ng isang sikat na artist dito sa California. Maganda at nababalutan ng diamante. Totoo kaya ito? Nakaupo lamang ako kaharap ng vanity mirror habang inaayos ang buhok ko. Habang sila ate, Crew at Philip naman ay nanonood habang inaayusan ako. May pagkakataon na nag-aarutan ng dalawa habang nakaupo sa ibabaw ng kama ko. Nang matapos ayusan, ay pinagmasdan ko ang sarili ko. Nakakamanghalang tignan na nabigyan ako ng oportunidad maimbitahan dito sa ibang bansa. Dati, pangarap ko lang maging teacher dahil education na lang kinuha kong kurso. Pero tignan mo naman ngayon, isa na akong model. Minsan talaga, kaya hindi binibigay ni Lord ang kahilingan mo ay dahil baka may mas magandang nakalaan na para sa'yo. At ito na yun. Inilahad ni Philip ang kamay niya na para bang nasa isang fairy tale kami, ang prinsesa at prinsipe. Napatingin ako kay Lario at ate na nakangiti lang. Tita Mommy, ang ganda-ganda mo. Good luck po. Nag-thumbs up si Ryu habang nakangiti naman si ate hawak ang kamay ng anak ko. Napangiti ako pabalik at pinipigilan mag-teary eyes dahil makapal ang makeup ko na tinerno sa suot ko. Hawak ni Philip ang kamay ko nang lumabas kami ng hotel room. Mataas din kasi yung heels ko. Relax, Marem. Natatawa na sabi ni Philip. Kaya mabigat na hininga ang pinakawalan ko. Hindi ko mapigilan na hindi kabahan, Philip. First time ko to eh. Naisagot ko. Pinindot niya ang button ng elevator, dahilan para ito'y bumukas. Sumakay kami kasunod ng lalaking nagpagunaw ng mundo ko. Ace? Anong ginagawa mo dito? Gulat kong tanong, habang nanlalaki ang mga mata at nakaawang ang labi. Niluwagan niya ang necktie at tinignan ako mula paa hanggang sa magkahawak na kamay namin ni Philip. Dahilan para bitawan ko ang kamay ni Philip nang mapatingin siya rito. Nakasuot siya ng tuksido. Nakawaks ang buhok habang naliligo sa sariling pabango. Mind your own business, Marem. Sagot nito habang nakatayo siya sa unahan namin. Hindi kaya siya yung lalaking nakasabay namin sa elevator kagabi? Magkasunod kaming pumasok sa elevator. Walang naglalakad sa harap namin nang pumasok kami sa elevator. Ibig sabihin ba nito ay magkatabing hotel room lang kami? Tumikim si Philip, senyas na gusto niyang sumabat sa usapan. Ikaw lang ang nandito? Nasaan ang girlfriend mo si Mika? Tanong ni Philip, pero hindi siya sumagot. Pakabastos. I saw you on the market last night. Coincidence? Muling tanong ni Philip, kaya nakagat ko ang labi ko at napapikit. Sumasakit ang ulo ko. Excuse me? Taas kilay na tanong ni Ace, na para bang naaalibadbaran siya sa tanong ni Philip na feeling close. Sinilip niya ang relo at sakto naman na bumukas ang elevator. Kaya naunang maglakad paalis si Ace. Mabilis siyang nawala sa paningin namin, kaya mas hindi ako mapakali. Bakit pa siya nandito? Why do you look bothered when he's around? Nag-iigting na pang ang tanong ni Bini. Ha? Naitanong ko. Tumiin siya sa akin saglit at hinawakan ako sa kamay. We're gonna be late, Marem. Tara na. Anya ni Philip. Kaya nagpatianod na lang ako sa paghila niya sa aking kamay. Around 7 p.m. na kaming nakarating sa event.
Maraming tao ang nandun at iba't ibang mga lahi. Mukhang mga bilyonaryo. Nakakahiya. Nakakaba. Dumiretso kami sa backstage. Hindi naman nabago sa akin ang pagrampa sa entablado. Ang kaso nga, gaya nga ng sinabi ko, ay first time kong rumampa sa entablado habang iba't ibang mga lahi ang mga audience. Good luck. Nakangiting sabi ni Philip. Pero parang hindi ko lang feel yung ngiti niya. Tumugon ako sa kanya ng ngiti. Nakaramdam ako ng kaba sa dibdib ko nang mag-start bumukasang tugtog sa entablado. Nakikita kong naglalakad sila palabas habang unti-unting paubos ng paubos. Marem, kaya mo to.